Hello everyone, this is Miss Sharon. Welcome back to my channel. This is the left-handed version. For today's video, papakita ko po sa inyo kung paano gajiluhin itong ref magnet. Dahil po may mga magnets na nabili ako noon para sa anak ko. Since hindi niya na pinaglalaroan, so inisip ko baka may project akong pwedeng gawin para dito. And dumating na nga yung time. So ito na yung right time para ipakita ko sa inyo kung anong ginawa ko. Ito yung mga mini tulips na merong magnet sa loob. Ang maganda pa po dito is pwede siyang ipang gift, housewarming, ganyan, or as a souvenir para sa mga nag-iisip kung anong pwedeng gawin, lalo na sa mga yarn scraps natin or mga leftover yarns na feeling nyo hindi nyo na magagamit. So I think eto na yung time para magamit nyo po. Itong mga magnet balls po ay nabili ko sa palengke dun sa mga toy section, yung mga nagbebenta ng mga bultuhan. Tapos isang banig sila, tapos nasa 48 pieces. So dun sa mga walang mahanap sa Shopee or Lazada, meron naman. So to start, we'll make a magic ring. Tapos ang gamit ko nga palang yarns dito ay medium weight or number 4. Chain 1, and then mag-work tayo ng 4 single crochets into the ring. Ito bali yung round 1 natin. Uulitin natin ito for 3 more times. Bali 4 rounds ang mangyayari para makagawa tayo ng stem ng ating mini tulip. Also, baka mabigla po kayo kasi minsan may kamay na nasa background. Yun po ang aking anak na may special needs. Paminsan-minsan po, nahawakan niya kamay ko or meron po siyang ginagrab doon sa video. Pero don't worry po, he's okay and nakakapag-crochet lang po ako pag talagang nasa mood siya or hindi siya nagwawala. Pag po natapos na natin yung round 4, yung round 5 naman po, ang gagawin natin, mag-work tayo ng increase into second stitch. So, 1 single crochet and then 2 single crochet in the next. And then, uulitin natin dalawang beses. So, bale, sa round na to, 6 single crochet ang magagawa nating stitches. Pagkatapos po, ang pinaka-last stitch po na magagawa natin dito sa round 5, mag-insert na po tayo ng ibang color. Yun yung prefer nyo na color para sa gagawing tulip. So ako, purple lang napili ko. And then, cut ko lang yung yarn ng green, tapos doblehin ko yung buhol para hindi basta-basta matastas. After nyan, mag-work na ako ng 2 single crochet in the first stitch. And into each stitch around. So, increase tayo into every stitch. So, by the end of this round po, dapat meron tayong 12 single crochets. Nakita nyo po, nilalagay ko talaga yung stitch marker dun sa pinaka-unahan ng stitch para alam ko
yung next na round. So, at by the end of this round, syempre tatanggalin natin stitch marker, and ang pattern naman for round 7 is 1 single crochet, then 2 single crochet into every second stitch. So, ibig sabihin, ang increase lang is dun sa pinaka pangalawang stitch niya. Dun tayo maglalagay, uulitin natin ang sequence ito ng 6 times para ang total number of single crochets ay 18. Pag natapos na natin, sa round 8 naman, ito yung pinaka-last increase na gagawin natin. So, 1 single crochet into each of the next 2 stitches. And dun sa pangatlong stitch, dun tayo maglalagay ng increase or 2 single crochet. Uulitin natin ng 6 times hanggang sa makabalik tayo. Tapos, dapat meron tayong 24 single crochet stitches in total. Pag natapos natin, round 9 to round 12, pinakamadelay lang kasi mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. So, once na matapos natin yung round 12, we're going to cut off the yarn, tapos mag-leave lang tayo ng 2 to 3 inches or mas mahaba pa para masarado natin yung top part ng ating tulip. So, dito na tayo maglalagay ng magnet ball. Tatanggalin ko lang itong stitch marker. Tapos, after nating malagay yung magnet, ipo-fold lang natin in half para makita natin yung pinaka-center ng ating top part ng tulip. Tapos tatahiin natin yung pinaka-gitna lang. And then, doon naman sa opposite side niya, yun, i-close na natin yung pinaka-tulip part. So, magkakaroon siya ng design na similar sa tulip. So, ito na yung tulip bud natin. Malapit na siyang matapos. And then, of course, kailangan lang natin i-secure yung ends para hindi siya basta-basta matastas. After natin ito, ang susunod naman natin gagawin is yung dahon ng ating mini tulip. First, we're going to make a slip knot and then we're going to chain 15. On the second chain from hook, dun tayo mag-work ng 1 single crochet. So, sa back chain ako, nag-work ng mga stitches. And then, into the next stitch, mag-work tayo ng 1 half double crochet. After nyan, mag-work tayo ng 1 double crochet into each of the next 10 chains. After nyan, mag-work tayo ng 1 half double crochet into the next stitch, 1 single crochet into the next, tapos dun sa pinaka-last stitch, mag-work tayo ng 3 single crochet. Tapos, uulitin lang natin yung stitch na ginawa natin sa opposite side. 1 single crochet into the next stitch, 1 half double crochet into the next, at 1 double crochet into each of the next 10 stitches. So, kung ano yung stitch na nasa kabilang side niya, gagayahin lang natin. So, parang imi-mirror lang natin para matapos ang ating leaf or dahon. Pag nakarating na tayo sa pinaka last stitch, slip stitch lang natin, chain 1, cut off the yarn, tapos mag-leave lang tayo ng mga 6 to 7 inches
para yun ang gagamitin natin pang-attach dito sa ating mini tulip. Bale, dun sa pinaka-stem niya, ako nag-a-attach. Pwede nyo rin gamitan ng pandikit like fabric glue or glue gun kung tinatamad kayong manahe. So, ito na siya. Tapos na. Pwede na siyang gamitin as ref magnet. Pwede rin souvenirs. Pwede nyo ibenta dun sa price na gusto nyo. Siguro nag-range siya ng 20 pesos pataas. Depende sa materials na gagamitin nyo. Syempre, kung imported na yarns yan, mas mahal sigurado. Anyway guys, sana gamitin nyo tong idea nito for your next MTO. And if you like this video, please do not forget to hit like, comment lang para sa mga request na gusto nyo. And eto na nga, nakalagay na siya sa aking ref at na-enjoy ko talagang gawin ito. Sana mag-enjoy rin kayong gawin ito for your project. Thank you very much and I'll see you in my next video. Bye-bye!